ang Guimaras, itinuturing na isa sa pinakamagandang isla sa Pilipinas. Tahanan ng mga nakakamanghang white beaches at kilala sa buong Pilipinas na may pinakamatamis na mangga. Ano nga ba ang matatagpuan sa probinsyang islang ito? Paano nga ba neto nakuha ang kanyang pangalan? Isang misteryosong araw, mga kamisteryo. Sa bagong video na ito, pag-uusapan natin ang Guimaras. Dito lang sa Misteryo. Ang probinsya ng Guimaras ay isang islang probinsya na sakop ng kanlurang Visayas. Sentro ng probinsyang ito, ang Jordan. Ito ay matatagpuan sa gulpo ng Panay sa pagitan ng mga isla ng Panay at Negros. Ito ay binubuo ng limang mga bayan, ang Buena Vista, Jordan, Nueva Valencia, San Lorenzo at Sibunag. Noon pa man, ang lugar na ito ay nakakuha na ng atensyon ng mga banyaga. Si R. Morales, isang may akda ng aklat na The Augustinians in Panay na inilathala noong 1987, ay naniniwala na ang mga Espanyol ay tiyak na naglakbay malapit sa timog na baybayin ng Negros at Panay, ang ngayong isla ng Guimaras. May isang marinong Portugues noon ang siyang posibleng nagbigay ng pangalan sa isla, hango sa kanyang lugar ng kapanganakan sa Portugal, ang Guimaras. Ang orihinal na pangalan nito ay Himalos, ngunit kalaunan ay pinalitan ito ng Guimaras. Ayon naman sa kwentong bayan o alamat, nakuha ng isla ang pangalang ito sa mga pangalan ng dalawang magkasintahan, si Prinsesa Guima at ang aliping si Aras, na sumalungat sa tradisyon sa kanilang pag-iibigan. Ayon sa kwento, naligo ang dalawa sa katubigan ng isla at hindi na raw nakabalik pa at tuluyang naglaho. Alam niyo ba, kamisteryo, na ang Guimaras ay dating sub-province ng Iloilo? Ngunit sa bisa ng Republic Act 7160, idineklara itong isang regular na lalawigan noong May 22, 1992. Ang lalawigan ng Guimaras ay binubuo ng isang mainland at mga kumpol ng maliliit na isla. Ang Guimaras ay napapaligiran ng anyong tubig, kung saan ang Guimaras Strait ay binubuo ang pinakamalaking kanlurang bahagi ng isla. Ito ang pinakamahalagang anyong tubig na ginagamit para sa nabigasyon, ang malalaki at maliliit na bangka na pumapasok at lumalabas ng mga lalawigan ng Iloilo at Guimaras ay dumadaan dito, na nagpapadali sa mga aktibidad sa ekonomiya para sa parehong mga lalawigan. Ang probinsya ay isang agrikultural na lugar kung saan ang mga palay, niyog, pag-aalaga ng hayop at pangingisda ang pangunahing produkto neto. Maganda rin ang turismo dito. Higit sa lahat, dito lang naman matatagpuan ang pinakamatamis na mangga sa buong bansa. Sa katunayan, naihain na rin ang mga mangga mula sa isla sa White House o ang tirahan ng Pangulo ng United States of America at sa Buckingham Palace sa United Kingdom. Taon-taon sa buwan ng Mayo ay ipinagdiriwang sa probinsya ng Guimaras ang Manggahan Festival. Dinadayo rin ang isla dahil sa nagagandahang mga lugar katulad ng Taklong Island. Naapektuhan ang lugar na ito ng oil spill noong 2006. Ang Taklong Island ay isang marine biological station na pinapatakbo ng University of the Philippines, Visayas. Nandyan din ang Gisi Beach and Lighthouse. Ang Gisi Lighthouse ay isang 18th century Spanish colonial lighthouse
na itinayo sa tabi ng beach. Itinayo ito upang gabayan ang mga marinero na dumaraan sa kipot ng Iloilo at Guimaras. Bagamat luma na ang kalagayan ng parola, ay pinagmamalaki ng mga Guimaras noon ang pagkakaroon ng pangalawang pinakamatandang parola, pangalawa sa lumang parola sa Apari, Cagayan. Makikita rin sa Guimaras ang mga white beaches na napakasarap paliguan, ang Alubihod Beach, Tatlong Pulo Beach at marami pa. Maaari ding puntahan dito ang Roca Encantada. Ito ay isa sa pinakasikat na landmark sa Guimaras. Isa itong summer house ng pamilyang Lopez na tinawag na Roca Encantada o Enchanted Rock. Itinayo ito noong 1910 para kay Doña Presentacion Jofilena Lopez. Isa ring atraksyon dito ay ang San Lorenzo Wind Farm. Ito ay isang proyekto ng TransAsia Renewable Energy Corporation na matatagpuan sa Soklaran, San Lorenzo. Ang 27 wind turbine generators ay nakatayo sa apat na barangay ng Cabano, M. Chavez, Kabungahan at Soklaran. Bawat wind turbine ay nakakabuo ng 2 megawatts o nasa kabuuan na 54 na megawatts. Pag-usapan naman natin ang Balaan Bukid sa Guimaras o sa literal na translation, ang Holy Mountain. Ito ay isang pilgrimage site ng mga Katoliko tuwing Holy Week. Paakyat sa bundok na ito ay makikita rin ang 14 na istasyon na tinatawag naman na Way of the Cross na nagpapakita ng mahahalagang pangyayari sa buhay ni Hesukristo. Maliban sa mga nabanggit na mga atraksyon, marami pang mga lugar ang naghihintay mapuntahan at mabisita sa isla ng Guimaras. Sa lupa man o sa tubig, maging sa paglambitin ng mga mangga sa hangin, tunay na napakaganda at nakakahalina ang Guimaras bilang isang isla at probinsya. Bago tayo magtapos, shout out sa ating mga kamisteryo. Kay John Clear Aboy Burlado, Shine Min Lee, sa nag-request ng video na ito, maraming salamat, Haps Ski. Sa ating top fan na si C. Kent. Sa ating star sender na si Karina DC Zetro. Hanggang dito na lamang ang ating kwento tungkol sa isla at probinsya ng Guimaras. Kung meron kang katanungan, suwestyon, maling narinig, gustong magpa-shoutout, mag-iwan lamang ng komento sa ating video. Hanggang sa muli, laging tandaan, ang buhay ay isang napakagandang misteryo.